to sa atin, meron kayong naisampahan ng kaso, pero sa tatak ng isip ng taong bayan, wala namang pinapakulong ang Comelec. Walang politiko na naparusa, kaya lahat naglalagay. At lahat to, imbis na iba naman, ay bumaboto na dahil magkano. Ang tendency ng tao ngayon, alamin ko magkano ang presyo, kaya nangyayari po, hindi na po eleksyon eh. Bilihan eh. And then, at this point, ang Comelec po, walang ginagawa. Parang ganun ang dating. Ang ginawa po ng Comelec yan, Arden, ay gumawa po kami ng isang natangat campaign finance unit. Mm-hmm. Nagpas po ng resolution 9146. At hopefully, ang Kongreso maggawa ng batas to create a campaign finance department. No? Ang gawain po nito ay to monitor, to regulate mga campaign expenses, contributions, donations. We have invited po nung nakaraan yung U.S. Federal Commissioner para po magbahagi ng kanilang karanasan sa Estados Unidos. Sa kanila po, ang Department of Justice talagang all throughout the year, ito po ang ginagawa to monitor, hindi lang po during elections. So we are learning from them and hopefully through this campaign finance unit na kung saan po kasama po ang BIR, ang NBI, ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council, ang COA, ito pong pagseryoso ng campaign finance ay maging totoo po sa ating bayan. Ang bago lang narinig ko sa inyo kanina na maganda, alam niyo ko lang yung kasama niyo yung AMLAC. Apo, kasama po namin. So, ibig sabihin, ang movement po ng pera, mamomonitor ninyo. Apo. Sana. Sana po. As a matter pa po, pag may unused campaign expenses ka o contributions, nag-issue po ng resolution, BIR po, kasama din po namin. We have, kumbaga, form a partnership with these organizations na pag may excess ka po unused campaign expenses or donations, that will be taxed by BIR as income tax. Pero post facto, after the fact po yun, di po? After the fact. So kaya nga po yung tungkulin ng campaign finance unit na ito kasama po ang BIR at marami pang ibang ahensya ay to monitor and to regulate all these campaign contributions, donations and expenses. Sino po ang head ditong campaign finance unit? Ang head po sa Comelec po ay for a while ako po ang naging head po niyan. Kaya lang po nung ma-appoint po ang bagong commissioner na bago si Commissioner Lim, siya po ang kumbaga napunta sa kanya ang trabaho. Ano po first name ni Commissioner Lim? Commissioner Christian Lim. Christian Lim. Siya po ang head po. Alam nyo. Pero ano, Jake, sa dali lang naman. Yung AMLA kasama nyo rito, pero may mga politiko, lalo na yung mga warlord sa probinsya. Mm-hmm. At parang katulad ang Patuan. Maraming pera, pero walang pera sa banko. Paano nyo mamomonitor yun? So, siguro nga po, yan po ang tungkulin ng campaign finance unit. Patuloy po ang kanilang pagpupulong. Sa kasalukuyan po, may pulong po sa Tagaytay. From 20 to 29, ako po ay nandun nung isang araw, ako po ay nagbigay po ng outlook of the 23rd elections. Mga Luzon journalists po, at kasama po ang PCIJ, pinag-usapan ang campaign finance and how to monitor. So sana po, through these workshops, magkaroon ng mga resolusyon o mga actions para po ma-moderate, ma-regulate ito pong campaign finance. Alam niyo po, Jake, mayroon tayong batas na within 30 days from the holding of the elections, yung kandidato o yung tesorero ng political party should submit a statement of expenses contributions. Kaya lang, ang penalty po ay fine lang. Ay, ano criminal. Ba? Parang ano pa? Dati may criminal penalty po yan. Alam tinagal po ng Kongreso. Siyempre, omnibus election ko, sila nang dadaan. So, wala na po. So, helpless po ang Kongreso. Kaya na po. Nalala ko, Jake, sa Taiwan, kayo po ipunta ni Chairman noong nakaraang January 2012. Versus election. Basta may litrato at may report ng isang tao na may ganitong lagayan, pinapahuli nila. Ayun. So, siguro learning from that, pwede pong gayahin po natin yan para po... Ano po bang parusa sa if convicted ng vote buying sa atin? Sa atin, ano po ang from 6 months to, kung hindi ako nagkakamali, up to 6 years lang po, no, ang penalty po. From 1 year to 6 years ang penalty. Kung sila'y botante. Mag-botante po, kandidato. Kandidato, yan po ang ating kaparusahan. So, pero kung tataasan po yan, no? At pagiging medyo... Wala lang tayong aasahan sa Congress pa rin. Commissioner, di ba? Wala pa namang napaparusahan sa ganun, di ba? Wala pa ho eh.